Marami nagtatanong kanina pa, no? How to become a member in Live Good. So, mag-share tayo ng screen, ha? Para masundan nyo kung paano po mag-member dito. Of course, una sa lahat, kailangan nyo pong humingi ng link, no? Doon sa taong nag-invite po sa inyo, ha? Yung sponsor nyo, sa kanya po kayo hihingi ng link. Paano mo malalaman kung yung link ng sponsor mo, yung binigay sa'yo? Okay? Pag kinlik nyo po, yan po yung itsura ng link eh. Pag kinlik nyo po yan, yan ang lalabas. Tapos nakalagay na gano'n, no? Welcome, blah, 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 kung sino po. Okay, eto si Antonio, no? Yung sponsor. Okay, siguro din nyo po na doon po kayo papasok. Yung taong nagmalasakit sa inyo, kaya nyo nakita yung opportunity, sa kanya po kayo papasok. So, pwede nyo panoorin yung video. And then, after nyo panoorin yung video, o tsaka nyo na panoorin, fill up nyo na po yan, yung reserve your position today. Your name, your last name, and then email. Yung active po na email address. At siguro din nyo pong tama, lalo na pag cellphone ang hawak nyo. Minsan na ang liliit po niya, hindi nyo nakikita, lalo na sa mga nanay natin, no? And tatay natin na nandirito. And then click reservation now. Yan po ang lalabas. Congratulations, Kathleen. Ayan, no? Diba? So, ngayon, kung ready na yung pambayad mo, ang gawin mo, mag-lock in ka na. Lock in your position. I-click mo yan. Kung hindi pa ready yung pambayad mo, sa bandang left, may makikita ka dyan na may info. I-click mo yung may info na yan. And then, lalabas po yung info mo. Pero wala ka pang address. Name mo lang, tsaka yung email mo. I-click nyo po yung change. And then, fill upan nyo po yung address. Okay, then i-save nyo po. Ganun po yon. Pero kung diretso lock in ka na, lock in your position, ito po yung makikita nyo. Yan, fill upan nyo na po yan. Create account. Lahat yan, fill upan nyo. Phone number, okay? Ayan, then gawa kayo ng username. Ang tip lang po, isulat nyo yung username na gagawin nyo. Simplihan nyo lang, pangalan nyo. Halimbawa, Fernand Livegood, ganun lang po. And then, gawa ka ng password. Okay, yung password na yan, isulat mo rin. Kasi pag nakalimutan mo yan, hindi ka makakapag-log in. Yung iba, ginagawa, diretso. Fill up agad sa, hindi sinulat, nakalimutan. Huwag po kayo magkampante sa ganun. Isulat nyo muna po, tsaka nyo kopyahin. I-type nyo yung new password, then confirm password. And then po, mamimili kayo ngayon. Ano bang babayaran nyo? Option 1 o option 2? Ang option 1 po, $49.95. One time na 40, plus $9.95, so $49.95. Next month, $9.95 na lang ang babayaran nyo, ang tawag doon, subscription. Pag option 2 naman po, pinili nyo, one time $40, tapos isang taon na $9.95, that is $99.95. 10 months lang ang siningil ng company sa'yo, nakasave ka ng 20%, dalawang $9.95. Kaya ang total niyan, $139.95. Let's say, ang pinili mo yung $49.95 muna. Okay lang yan. So, ngayon, ang next na pipilapan mo, yung billing and shipping information. Ayan. Philippine, country, then TIN. Lagay mo yung TIN. Eh, kung wala yung TIN mo, nakalimutan mo, gusto mong ituloy na yung encoding mo, maglagay ka ng 9-digit number. Dikit-dikit. Okay? Kunwari lang yon. Tapos, ipa-update mo na lang sa Livegood. And then, ayan, name, address, iwalay mo yung city, iwalay mo yung barangay, then yung province. Ang province po, alimbawa, Cagayan, o CAG, Isabela, ISA, 2 to 3 digit. Kung taga-ibang bansa ka, alimbawa, taga-Florida ka, o FL, ganun po yon. Then, zip code, tapos, payment method na. Ang payment method, dalawa lang po yan, credit card or crypto. So, dun tayo sa credit card. Ang credit card po, hindi lang po literal na credit card. Lahat ng plastic card po pwede po. Ano-ano yon? Okay? Debit card na meron pong Visa Master. Pwede pong Maya virtual card. GoTime card. Dina-download lang po yan. Para ka lang nag-download ng lang GCash, no? Or hingi kayo ng GoTime card sa Robinson. 10 minutes, kuha mo na. Dala ka lang ng valid ID. Marami pa pong klaseng card. Actually, e-pay card, Toink. Oh, madami po, madami. Ngayon, pipilapan nyo na yung payment nyo, no? Name on card, kung kanino nakapangalan yung card. And then, credit card type, Visa ba yan or Master? Ayun, yung arrow na nakikita nyo sa gilid, yan, no? I-click nyo lang yan.
pili ka Visa or Master. And then yung credit card number, hindi po yung bank account number ng debit card nyo. Card number, nasa harapan ng card mo yan. 16 na numero, dikit-dikit i-type mo. And then expiration, and then yung security code, nasa likod po yan, napaka-safe po yan, huwag kayong matakot, kahit lagay mo yung security code. Security code, hindi mo kausap ang tao dyan, no? System ang kausap mo. Para ka lang umorder sa Amazon o sa Lazada. And then yung shipping, saan ba bumabagsak yung billing statement mo ng credit card mo? Kung anong address yun, yun ang ilagay niyo po. Okay, dapat tumpak lahat yan. Kapag hindi po tumpak yan, lalabas yan, purot. Okay? Yung iba may mga nakaka-encounter nasa abroad, pero ang ginamit, Philippine address, minsan hindi po tinatanggap yun. O madalas hindi po tinatanggap. Kasi napapagkama lang kang abroad. Kasi isipin mo, nasa ibang bansa ka, pero address ang ginagamit mo, Philippines. Tapos ginagamit mo debit card sa Pilipinas, makikita sa IP address yun. Okay? Pa-encode nyo na lang sa family nyo. So, eto, confirmation. Yan, pangalan mo. Pag wala nang pumula, okay? Sinabi na rin yung in-order mo, na product ang tawag dyan, sa membership, no? $49.95. Iko-confirm na natin. Okay? Pag-confirm lahat yan, walang mali, walang nag-red, i-check nyo yung dalawang box, no? Sa left, yung color blue, kung nakikita nyo po yan. Alright? I understand that I will be charged $49.95 immediately today and $9.95 per month. Okay? You can cancel every time, anytime if you want, no? And then I agree to the policies and procedure. So then complete sign up and then join success. Member na po kayo niyan. So pag member na po kayo, magkakaroon na kayo ng sariling link. Yung link ng sponsor nyo, huwag nyo ibibigay sa prospect nyo kasi yung prospect nyo mapupunta sa ano nyo, sa upline mo, sa sponsor mo. Yung link mo naman ang ibibigay mo. Alright.